Hi guys, bigyan ko kayo ngayon ng informasyon sa pagpipinta. So, our subject today is about paint. Okay? So, what is paint application? So, marami sa ating mga pintor, ano ba yung, hindi natin alam kung ano yung kadahilanan kung bakit tayo nag-a-apply ng kulay o nagpipinta tayo ng isang bagay. Alright? So, basic paint application knowledge. Okay? So, at least maintindihan natin yung kahalagahan ng pag mimix natin ng pintura or yung pag-apply natin ng kulay, bakit ba natin ito ginagawa or bakit natin ito gustong gawin sa araw-araw. Alright? So, what is paint application? Ano ba yung pagpipinta? So, paint application is the application of a thin layer of liquid paint to a surface, after which the paint is dried and hardened to form a hard coat. So, from the liquid form, minix natin, and then, nagkaroon siya ng, kapag natuyo, siya ay yung kakapit, and then, titigas syempre. So, kaya nga, yung isang panel, pag napinturahan na, so, liquid muna siya, and then, once na ma-apply, then, pinatuyo natin, tumitigas siya, kaya napapalis, or nagkakaroon siya ng gloss, or pag minsan, less yung gloss niya, kaya tinatawag na matte. Okay? Ano naman yung purpose ng paint application? So, what is the purpose of paint application? Ano yung unang-unang doon? Ano ba yung kahalagahan niya? Bakit natin siya ina-apply sa isang object? Number one is protect the object. The surface of materials such as iron, aluminum, wood, or plastic are covered to prevent rust and corrosion, and to increase service life. So, yun yung pinaka purpose ng kaya natin ginagawa yung pagpipinta. Kagaya ng isang bagay na to, kung metal lang siya, then wala siyang protection, okay? Then wala din siyang kulay. So, hindi natin siya mapapakinabangan. Kasi nga, alangan namang inuman natin siya sa bakal lamang. So, magkakalasa siyang kalawang. Alright? So, kaya nga siya nagkaroon ng protection, kagaya ng kulay, and then binigyan natin ng gloss para maging kaaya-aya sa ating paningin. Okay. Then, next is, number one is protect the object. Then, number two is improve appearance. Okay. Visual appearance is improved by giving object color and gloss. So, depende dun sa paningin natin. Kung gusto natin yung kulay o kung gusto natin ng glossy siya, or pwede naman magustuhan natin yung hindi glossy. Karamihan kasi sa ibang sasakyan ngayon, makikita natin yung matte siya, yung matte clear yung ginamit. So, depende sa ating paningin yun. Alright? And then, ang pangatlo is display. Okay? So, to provide easy identification by painting specific colors on a vehicle body such as patrol car or fire engine. So, doon natin may identify yung isang bagay kung ano siya. Okay? Doon sa kulay. Alright? So, based on the colors, madali natin silang may identify. So, yan yung mga bagay na dapat natin tatandaan bilang isang pintor. Ano yung basic paint application na knowledge. Okay? Then yung purpose natin is to protect the object, improve appearance, and display. Then paint components. So what is the paint components? So what are those? Okay? So ang paint components naman natin guys ay paint is a liquid which consists of resin, pigments, solvent, and additives. So, bali apat siya yung paint components natin. Yung resin, a clear liquid which gives gloss, rigidity, and adhesion. This is the component that causes the paint to become a coat when the paint has dried and hardened. So, yung resin natin, para siyang clear. Or, ang itsura niya, yung totoong itsura ng resin, para siyang clear na medyo malapot. Yun yung resin. So, resin
it's like a clear. So yung ibang reason parang blue, medyo sobrang lapot niya. Alright, then yung pigments naman, pigment is a powder which gives color and thickness to the pigment coat, to the paint coat. Okay, pigments do not dissolve in solvent. So kaya yung pigments natin, siya yung nagbibigay kulay. Okay, color pigments gives color. So limang klase yung pigments natin, color pigments, alright, then luster pigments add luster such as metallic or pearlescent effect. Kaya mayroon tayong metallic color at saka yung pearl color. Then body pigments add thickness to the coat. So kagaya ng surfacer natin, that is belongs to body pigment. Then anti-rust pigments gives an anti-rust protection. So yung anti-rust pigment naman is a pigment din siya. So para siya i-cover, yung protektahan niya yung metal natin. Then meron tayong anti-gloss pigments, decreases recent gloss. So yun yung naman, yun yung matting agent. So anti-gloss pigment. So tatandaan natin, yung matting agent is belongs to pigments, ha? Matting agent. Then solvent. Solvent, a liquid that dissolves the resin and helps to mix the pigment. Then solvent evaporates, therefore there will be no solvent remaining once the paint coat is dry. Okay, so yung solvent, yan yung thinner natin, guys. Yung solvent, siya yung thinner. So siya yung kadahilanan kaya nagmi-mix lahat yung materials natin sa pintura. Yung resin, yung pigments, then yung solvents. Kaya siya nagmi-mix doon dahil doon sa solvent, para magsama-sama sila ng iisa. Okay? So, pero yung solvent natin nag-i-evaporates. Kaya nga, kailangan natin mag-flush off kapag nag-apply tayo ng top coat. Kasi kung hindi natin siya lalagyan ng flush off, then mag-apply tayo directly ng clear coat, doon nagkakaroon ng solvent popping. Yun yung kadahilanan na nagkakaroon tayo ng mga paint defect. Kung hindi natin alam kung ano yung principle ng isang materials na ginagamit natin. Alright, so at least naintindihan natin yung resin, yung pigments, at saka yung solvent. Okay? Diluting agent. So we have a thinner paste and standard. So we have also extra slow diluting agent activator. This one is for waterborne. Alright, so in solvent this is thinner, huh? But for waterborne activator. So next, yung additives. Ano naman yung additives? Yung additives, additives are used to prevent air bubbles, pigment sink, or to improve paint coat performance. So, yung additives, guys, para sa kaalaman ng ating mga pintor, siya yung dinadagdag natin dun sa ating pintura, or dun sa ating clear coat, or dun, kahit dun sa pintura, naglalagay tayo ng tinatawag natin na anti-bubbles o air bubbles. Okay, so yung meron tayo doon tinatawag na prevent air bubbles, yan. So yung plasticizer, yan, plasticizer or plastic additives, or plastic additives, para naman magkaroon ng flexibility ng pintura natin. Okay, so yun ay belong sa additives. Then kung may mapapansin kayo sa ibang mga paint supplier, meron tayong tinatawag na pulley top, yung para mapabilis natin mapatuyo yung clear coat natin. So that is belongs to additives.
So mostly yung additives is a liquid form lang, yung parang parang kuwan lang siya, parang transparent lang. Okay, so hindi siya kaparehas ng resin na malapot. Yung additives is like solvent. Okay, so yun yung mga differences nila. Okay, so at least maintindihan natin yung components ng paint as a painter. Alright, so sample of additives: anti-silicon, okay, that is additives, then top speed additives. So this one we can add to clear. So habang bago tayo mag-apply ng clear coat, pwede tayo magdagdag nito depending doon sa requirements niya. Okay, so para mapabilis natin yung drying, ito naman para hindi siya magkaroon ng mga piece eyes. Alright, then ano naman yung diluting agent? So role of diluting agent, ano yung obligation niya? So use to adjust the paint viscosity for easy paint application. Select according to the paint type and application conditions. So kaya nga yung mga thinner natin, okay, meron tayong mga designated thinner sa bawat climate temperature. Let's say mataas yung temperature natin, kailangan natin ng slow thinner. Alright, kasi kung gagamitan natin ng fast thinner yon, so mabilis matuyo habang nag-a-apply tayo, lalo na sa metallic color, ang mangyayari doon guys, mottling, or sinatawag natin, bakit nagtigri ang buga mo, o mapa-mapa. Ayan yung kadahilan ng diluting agent. At least alam natin yung mga materials na gagamitin natin depende sa climate conditions. Alright, so yun yung rule ng diluting agent. So alam natin yung thinner kung saan natin gagamitin, yung standard, fast, at saka slow. Mayroon pa nga tayong tinatawag na extra slow, kasi dito sa Middle East sobrang init, maabot ng 50 to 55 centigrade sa loob ng spray booth. So sa ganung temperature, kailangan natin ng extra slow thinner. Alright, so at least alam natin yung diluting agent or yung thinner natin na gagamitin sa bawat application. Okay, then ano naman ang rule ng hardener? So yung hardener naman reacts chemically with resin, which is the main component of the paint, to form a molecular bond, producing a strong paint coat. So yung rule ng hardener natin guys, so yung mga components natin sa pagpipinta para siya mag-form or magsama-sama ay dahil sa hardener. Alright, then kagaya nga ng sa pag-clear natin, pag-apply ng clear coat, so magkakaroon tayo ng nagdadagdag tayo ng hardener or naglalagay tayo ng hardener. Okay, so para siya maging solidified. Okay, then para din maging matibay yung ating top coat or yung ating clear coat. So yun naman yung purpose ng hardener. Sa lahat ng components na to guys, ang pinaka poisonous dito ay yung hardener, kasi nga siya yung mayroong tinatawag natin na isocyanates. So kapag hindi natin to isinawalang bahala lang natin tong paggamit ng hardener, mapapansin natin yung ating mga skin natutuyo. Okay, yung dry na dry, so parang kumukulupot siya. Okay, so kailangan natin din ng protection, tsaka huwag natin tong masisingot dapat, kasi nga maapektuhan yung ating internal organ. Okay, so yan yung rules naman ng hardener. So yun guys, at least naintindihan natin yung kahalagahan ng paint application, tsaka bakit natin to nilalagay sa ating ginagawa sa araw-araw. All
Alright, and then naintindihan din natin yung paint components na iba't ibang klase kagaya ng resin, pigments, solvent, and additives. Alright, so yun lamang, at least naintindihan na ninyo kung ano yung mga components na meron tayo sa ating pintura. Then kung may mga katanungan, mag-comment lang sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe kay Batin Paint Safety Consultant. Maraming salamat!